Simula nang bumalik si Jimmy Butler sa Miami Heat galing injury, nagkaroon sila ng 7-game losing streak. Natapos naman yun versus Sacramento Kings. Bumagsak ang Miami sa number 7 standing, umangat naman ang Knicks at Cavaliers. Sa last 8 games si Jimmy Butler, meron siyang 1-7 record. Meron din siyang average na 21 points, 4 rebounds at 4 assists per game. Nasa mid-season na rin naman ngayon ang Miami at meron na lang silang 34 games ang natitira. Sabi nga ni Tito Jimmy, last season, magsiseryoso siya kapag second part na ng season. Mukhang kailangan na maging seryoso ni Jimmy Butler at nagseryoso na nga siya kanina sa Sacramento Kings. Ito kasi ang high score ulit ni Jimmy Butler since November 16. Kapag after All-Star pa nagseryoso si Tito Jimmy, meron na lamang 27 games sa matitira noon at halos katulad lang din noong nakarang season. Sa pagbalik ni Jimmy Butler sa lineup ng Miami, nawala naman ng 5 games si Jaime Jaquez Jr. Balik ulit naman siya sa second unit after ng kanyang injury. 3 games ang nalaro niya na meron so far na 5 points per game sa loob ng 25 minutes. Hindi naman nawala sa rotation si Jaime Jaquez Jr., meron pa rin siyang mataas na minuto pero yung game niya kailangan pa rin bumalik. Dumating din sa lineup si Terry Rozier na meron namang 1-4 record since na-trade siya sa Miami at nasa 11 points, 3 rebounds at 4 assists per game na hindi agad maganda yung start niya. Pero at least naka-5 games na rin siyang kasama si Butler. Bumaba din naman na malaki ang average ni Rozier dito sa Miami Heat na galing siya sa 23 points per game at nasa 11 points per game na lang. Mukhang hindi pa ready manalo si Rozier nang dumating siya sa Miami dahil ang sabi niya sa Hornets, sanay kasi silang matalo doon. Kabaliktaran sa Miami na merong winning mentality. Kailangan ng masanay manalo ni Rozier ngayon sa Miami dahil makikipag-agawan sila sa pwesto sa standing sa Bulls, Orlando at Indiana Pacers para sa top 6 hanggang top 8 ng standing. Sa ibang balita naman, wala pa rin si Kyrie sa Dallas since Boston game dahil sa injury sa kamay. 2-3 ang record ng Dallas noon kahit si Luka gumagawa pa ng mala Michael Jordan na stats. Ang Dallas nakakapit pa rin sa number 8 sa standing. Wala pang binibigay na official statement ng Dallas kung kailan siya babalik. Pero nag-practice na rin naman si Kyrie ngayon at ilang games na rin naman siguro ang iintayin bago siya makapaglaro ulit. Si Kyrie may average na 30 points, 6 rebounds at 6 assists per game kapag hindi niya kasama si Luka sa lineup. Kapag naman si Luka ang naglalaro at walang Kyrie, may average siyang 37 points, 9 rebounds at 11 assists. Sa total na 48 games ng Dallas, 23 games doon ang either isa kina Luka or Kyrie ang naglalaro. Hindi pa kasama dyan yung pareho silang wala or hindi naglaro sa game. Dahil meron din mga players ang nawawala sa kanilang lineup kapag na-injured yung isa man dun sa dalawa. Sa last season, hindi nag-compliment si Luka at si Kyrie. Ngayon naman, 27 out of 48 games ang nalalaro pa lang ni Kyrie sa Dallas samantalang si Luka 40 out of 48. Sabi nga sa interview ni Jason Kidd, mas better si Luka kay Dirk. Mala Michael Jordan pa yung atmosphere ni Luka. Pero si Dirk nung time niya, advanced kasi yung skills niya sa ibang big man dahil power forward or 7-footer na merong tira sa labas or shooter. Nakapasok din si Dirk sa unang finals appearance niya nung 8th season at nag-champion nung 13th. Kung kay Jordan naman, sa 4th na season pa lang, tad-tad na ng accolade si Michael Jordan nun. Either MVP, scoring champion, defensive player of the year at nung pang-7th taon ni MJ, dun siya nag-champion. Sinabi din ni Jason Kidd na yung trajectory ni Luka katulad ng kina MJ, LeBron at Kobe. Pero yung kay Kobe kasi, nung umalis si Shaq, siya talaga yung naging main man ng Lakers dun. Si LeBron naman dati hinahanapan ng makakatulong kaya lumipat ng Miami. Si MJ naman binago ni Phil Jackson. Si Luka nakasama na si Kyrie, ang pinakamaganda pa rin tinakbo ng Dallas ay yung 2022. Mas kailangan nila ang isang Jalen Bronson. Siya kasi talaga yung nag-compliment kay Luka kaya umabot ng conference finals. Yung sinabi ni Jason Kidd na mas better si Luka dito kay Dirk, lagay nyo na lamang sa comment section kung totoo ba. Pero yung sinabi ko dati na mauulit yung nangyari kay Steve Nash na umalis ang Dallas dati noong mga 2006 nang malipat si Nash sa Suns, naging MVP siya. Si Jalen Bronson naman nang lumipat ng Knicks, naging playoff contender yung team. Nung umalis si Steve Nash sa Dallas, tuloy-tuloy pa rin ang Dallas noon sa playoffs. Na-upset nga lang din sila at hindi rin naman nagtagal, umabot din sa NBA Championship.
Ang Dallas naman ngayon medyo nahihirapang makapag-contend sa top 6. Ang pinagkaiba nga lang ni Nash dito kay Bronson, si Steve Nash noon hindi talaga binigyan ng kontrata. Si Bronson sinulot ng Knicks.